Marami ang nabigla nang i-anunsyo ng Department of Health ang pagdating ng mga kaso ng bagong COVID-19 variants dito sa Pilipinas. Lalo't biglang ang dami pala nila. Ayon po sa DOH, merong na-detect na 81 kaso ng Omicron XBB sa variant sa Western Visayas at sa Davao Region. Samantala, meron na palang 193 na kaso ng XBC variant sa 11 rehiyon. Kasama po dyan ang Cagayan, Calabarzon, Mimaropa, Central at Western Visayas, Davao Region, Sogsaryen, Cordillera, Caraga, Barm at pati ang National Capital Region. Ano ba ang alam natin sa mga variant at sub-variants na ito? Medyo kulang pa po ang datos, pero ngayon pa lamang, binansagan na ng ilan itong XBB bilang nightmare variant ng COVID-19. Bakit daw? Dahil sa ngayon, ito na raw ang pinaka-infectious na versyon ng COVID-19 magmula nang lumutang ito sa Wuhan noong 2019. Daig pa nito ang BA.5 sa variant ng Omicron na sa ngayon ay ang dominanteng versyon ng COVID-19 sa buong mundo. Hindi lang magtatagal, inaasang sasapawan itong XBB ang Omicron BA.5. Sa isang pag-aaral sa China, lumalabas na itong XBB sa variant ang pinaka-antibody evasive sa lahat po ng uri ng COVID-19. Ibig po sabihin, ang mga bakunado at ang mga nagkaroon na ng COVID-19 ay maaaring mahawaan muli. Hindi lang yan, kaya nitong i-evade ang antibodies ng mga anti-COVID-19 drug therapies na ginagamit sa ngayon. Ayon po kay Dr. Thomas Russo, hepid ng infectious diseases sa University at Buffalo sa New York, nag-i-evolve talaga itong mga variants para singitan ang ating mga ginagawang panlaban sa COVID-19. Unang natuklasan itong XBB sa India noon lamang Agosto. At mula po noon, kumalat na ito sa halos 20 bansa kasama ng Pilipinas, Australia, Bangladesh, Denmark, Japan, Singapore at sa US. Sa Singapore, biglang lumobo ang bilang ng kanilang mga COVID-19 cases noong nakaraang linggo dahil po sa XBB subvariant. Noong isang Lunes lamang, nasa 4,700 cases lang sila. Pero pagdating po ng Martes, nasa 11,700 cases na. Inaasahan ni Singapore Minister of Health Ong Ye na aakyat pa ito sa 15,000 hanggang 25,000 cases per day. At kung tutusin po, ang Singapore ang isa sa pinakabakunadong populasyon sa buong mundo. 90% ng populasyon nito ay fully vaccinated na at 78% ang nakuha na ng mga booster shots. Pero kamusta naman ang mga may sakit? Nagdudulot ba ito ng malalang sakit? Ayon po sa Singapore, wala pang ebidensya na nagbibigay ito ng mas malalang sakit na COVID-19. Ito po ngayon ang pinanghahawakan ng ating Department of Health na wala pa raw indikasyon na magdudulot ito ng problema sa ating healthcare system. Pero po, sa pahayag ng Singapore Ministry of Health noong October 15, sinabi po nito na proportional or sumasabay ang kaso ng mga nao-ospital sa pagdami ng mga nahahawaan ng COVID-19. Ibig pong sabihin, dumami rin ang mga nao-ospital kasabay ng pagdami ng mga nahawaan. Tandaan po natin na mas maganda ang healthcare system sa Singapore. Doon naman tayo sa isa pang COVID-19 variant, ang tinatawag na XBC. Wala pa tayong masyadong alam tungkol dito maliban sa ito'y recombinant o pinagsamang mutation ng Delta variant at yung Omicron BA.2 subvariant. Matatandaan po natin na ang Delta ay ang labis na malubhang bersyon ng COVID-19 na rumagasa sa mundo noong 2021. Sa India nga, may puntong nauubusan sila ng panggatong para sa patay noong 2021. Ang nakakabahala, marami na pala sila dito sa Pilipinas, nasa 193 infectious na nga po sa 11 rehiyon. At sa 193 na yan, 5 po ang namatay. Dito po sa initial na datos na yan, lumalabas na meron itong mortality rate na 2.5%. Initial na datos pa lang po yan at pwede pa yung magbago. Pero ayon kay Dr. Guido David ng Octa Research, masyado mataas yan kumpara sa Omicron subvariant na nasa 1% lamang. Kaya kung may pangamba dito sa XBB subvariant, mukhang mas katatakutan itong XBC variant.